again, Mark Anthony Flores. At before, good morning. Today's video, bibigyan ko kayo ng idea kung paano pabubungahin ang ating manbiri. Tara! So ngayon mga idol, nandito na po tayo sa tanim nating manbiri at paano natin siya pabubungahin para ramihin ang sanga. So ngayon mga idol, ito na po yung ating Australian manbiri. Kung nakikita po ninyo ay napakalapad po ng kanyang dahon. Napakalapad, napakakinis. Ito po. Ito po yung ating Australian Mulberry. At kung makikita po natin, makikita po ninyo, kukunti lang po yung kanyang sanga. At yung iba po niyang mga mata ay nakatulog at hindi po siya lumalago. Kaya ang gagawin natin, palalaguin natin yung kanyang sanga kasabay po ng pagpapabunga sa kanya. Ito po yung kanyang mga mata. Nakatulog lang po yan. Pag hindi po natin gagawa ng paraan, hindi po yan siya madidevelop na magkakaroon ng malaking sanga na tulad nito. Na tulad nito na magkaroon siya ng malaking sanga. At bawat sanga po nito ay magkakaroon po ng bunga. Ito po. Ito po yung aking Mulberry. Na yung kanyang dahon, yung kanyang dahon ay kinakain na ng mga pato. Dahil nilagyan ko nga ng pato dito sa baba nito, dahil nasa kulungan lang po tayo ng mga ating patuhan. Kaya yan. For info po mga idol, itong dahon po ng Mulberry ay ginagawa po lang siya. Oh, marami po itong mga gamot dahil yung fiber po nito napakataas po ng kanyang fiber content, protein, at saka po ito ay mainam na ipapakain sa ating mga alagang hayop. Mainam po ito na ihalo ang kanyang dahon o kanyang bunga sa pagkain ng ating mga alagang hayop. Sa iba naman po, itong talbos nito ay hinahalo po nila sa kanilang ulam o gulay. Okay? At sa atin ngayon, pabubungahin po natin itong ating Mulberry. Dahil medyo matangkad na siya, magpo-pruning po tayo. Pupruningan po natin siya. Para po, nakikita po ninyo, nakabaluktot siya. Okay? Babaluktutin po natin ang sanga nito para po magiging ganito. Okay? Tutubo po yung kanyang mga mata. Dahil po pag hindi natin siya babaluktutin o nakatayo lang siya na ganyan, ito lang po ang kanyang sanga. Okay? Ito lang po ang magpuproduce ng bunga. At dito po, hindi po siya magpuproduce ng bunga. Dahil pag binaluktot natin, bawat sanga nito, paglabas nito, may kasamang bunga. Kaya yan. Sige mga idol, gagawin natin yan. At ito nga pala mga idol, ito yung aking native na Mulberry. Native po. Maliliit po ang bunga nito. Sampol, kagaya po nito, maliliit ang bunga. Okay. Ginagawa ko lang po ito, kinukunan ko po ng panghalo ko sa feeds, panghalo ko sa mga concoctions ko. Dahil kailangan ko po ng protein para sa aking mga alagang hayop, para sa kanilang inumin at sa kanilang feeds. Inahalo ko po, hindi ko po itinatapon. Ito po, pag nakakain po ito ng ating mga alagang hayop, mga itik, pato, manok, baboy, kambing, o baka, kalabaw, yan, malaki po ang itutulong sa kanila nitong Mulberry. Unang-una mga idol, babaluktutin muna natin yung kanyang sanga. Lagyan muna natin ng tali. Tatalian natin yung kanyang sanga. Ito. Tali po natin dito sa baba.
purpose lang po nito para po lumago ang kanyang sanga, lumami. Dahil po pag pinutol ko lang po ito, halimbawa pinutol ko lang ito, ang sanga po nito isa, dalawa or tatlo lang. Ngunit sa ganito, itong pamamaraan na ito, pipiluin natin siya, kaya ang mga sanga nito halos lahat ng kanyang mga mata ay mabubuhay at lalabas katulad nito. Ngayon mga idol, simulan natin na tanggalin natin ang dahon, tatanggalin natin yung dulo ng malbiri upang ito ay prepare na para sa kanyang pagbunga. Okay? Makikita po ninyo pagdating ng mga dalawang linggo, ayan, lalabas na po yung kanyang dahon at yung kanyang mga bunga. Okay? Kakalbuhin natin siya, gugutumin natin yung ating malbiri. Dahil po hindi na po natin siya kakalbuhin o gugutumin, hindi po siya magpo-produce ng maraming bunga. Okay. Ang lahat po ng sustansya ay napupunta po sa dahon. Tapat kalbong-kalbo talaga siya. Huwag kayong matakot mga idol na kalbuhin ang inyong malbiri dahil hindi po siya mamamatay. Pagkos ito ay malaking tulong kung gusto po ninyo na maparami po ang kanyang bunga. Ayan mga idol. Ito na mga idol, yung malbiri po natin ay kalbo na. Dito na po yung kanyang mga dahon. At itong kanyang dahon ay ipapakain po natin o iahalo natin sa pagkain ng ating mga alagang hayop. Bunga, dahil pag hindi po natin putulin yan, hindi po siya magkakabunga, dahon lang po ang lalabas dyan. Kung napapansin nyo mga idol, ang malbiri po natin ay nakatanim lang po sa plastic container. Ayan, nakatanim lang po yan sa plastic container. Okay, makikita po natin yan pag dating ng mga dalawang linggo kung ano po yung kanyang development. Kailangan po sa malbiri mga idol ay lagi pong pasa ang kanyang lupa. Dahil gustong gusto po lang yung medyo pasa ang lupa. Pag pasa po ang lupa niya, ang bunga niya po ay napakatamis at napaka-juicy. Hindi po siya dry. Kung napapansin nyo mga idol, okay, mayroon ng bunga yung nitip natin ng balbiri. Dahil nga ito ay kinakain ng guan, kinalbo na ng pato. Kaya nga, nagkakaroon na siya ng bunga. Nagkalbuhin po natin para sabay po silang mamunga. Ganito lang po kasimple mga idol ang magpabunga ng ating malbiri. Tiyaga lang po.
kailangan po natin kalbuin. Then pag hindi natin kalbuin na, iilan lang po ang kanyang bunga. Mamumunga man siya pero iilan, tapos magiging seasonal. Seasonal lang po ang kanyang bunga. Ngayon itong sa atin ay hindi po siya seasonal ang bunga. Kundi kung gusto natin pabungahin, mamumunga po siya. Dito po kasi sa Pilipinas ay walang season ang kwan ng malbiri. Anytime pwede po natin pabungahin ang ating malbiri. Ngunit sa ibang bansa ay seasonal po ang kanang malbiri pag namunga. Dahil pag siyempre pag winter time ay wala namang mabubuhay ng mga tanim. Puro naman kalbo. Hindi na sila namumunga. Ngunit dito sa Pilipinas, tropical, anytime na gusto mong pabungahin ang iyong malbiri, ay mamumunga po siya. Mga idol, dapat pag mayroon kayong mga alagang hayop, magtanim din po kayo nito, malbiri, dahil malaki pong tulong ito para sa kanila. Dahil ito ay mataas ang protein content niya para sa ating mga alagang hayop. Madali lang pong maglaki ang katawan ng ating mga alagang hayop. Ayan mga idol, yung kanyang dahon ay bibigay natin sa ating alagang hayop. Gugupit-gupitin lang po natin ang pino-pino. Okay? Yan. Maya-maya po ay kanilang kakainin yan. Yan po mga idol. Yan lang po ang gagawin ninyo. At ihalo po ninyo sa pits kung maaari. Kukunin po natin itong mga dahon ng malbiri. Ating itong dahon pong nga pala ng malbiri mga idol, maaari nyo pong ipakain sa inyong alagang hayop na fresh, at pwede rin po na ibilad ninyo at saka po durugin at ihalo po sa kanilang pagkain, sa kanilang feeds. Yan po, maaari po yan. Bibilad mo natin mga idol para pag inihalo natin sa pits, madali po siyang durugin. Maaari din po ninyo itong gamitan ng blender kung gusto niyo po na fresh. At kung nagpe-ferment po kayo ng mga pits, ay maaari nyo pong ihalo sa EM1 o sa probiotic na inihalo nyo sa kanyang mga pits. Maaari nyo pong ihalo doon as a liquid o yung pangbasa po natin sa feeds bago po kayo magpipilit. Ito po, malaking tulong po itong malbiri sa ating farming, lalong lalo na sa poultry, itong sa duck raising, goat raising, o kahit na ano po na mga kuha natin, mga alaga natin, ay maaaring gamitan po natin ng mga dahon ng malbiri, bunga ng malbiri. Dahil po itong malbiri ay napakataas po ng kanyang nutrient content. Kaya ito mga idol. Yan. Mga 2 days ay pwede na ito. Pwede na pong ihalo sa ating feeds. Ngunit ang panahon ngayon ay medyo makulimlim. Okay. Makulimlim po ang panahon. Kaya medyo matagal-tagal lang po itong mabilad o matusta. So, kailangan po natin tustahin sa kwan para pag pinisil natin ganyan, madudurog siya at maahalo po sa pits para pwede po lang kainin. Okay? Lagyan po natin ng kunting feeds. Okay? At ihalo po natin. Ayan.
gusto nila yan, mga idol. At kung mayroon din po kayong mga kangkong, maaari din po kayong maghalo ng kangkong. Eh, habang ako ay nag-pruning o nag-harvest ng mga o nagtatanggal ng dahon ng aking malbiri, ito po aking ginagawa. Pinapakain ko po sa aking mga alagang pato yung kanyang mga dahon. Kaysa naman itapon ko, gawin kong compost, mas mainam na ihalo mo na lang sa pagkain ng iyong mga alaga para makukuha po na yung mga nutrient na kailangan po ng kanilang katawan. Malaking tulong po ito para sa kanila. Yan mga idol, kung nagustuhan niyo pong video natin ngayon, paki-like, subscribe, at paki-pindot na rin po yung notification bell nyo. Paki-share na rin po para malaman din po ng mga kaibigan ninyo kung paano po at ano po ang gagawin natin para mapagbunga natin ng marami ang ating malbiri. Update ko na lang po kayo mga idol sa susunod kong video. Titignan po natin yung kanyang mga bunga kung ano po karami. Salamat. God.